So good morning po mga kabakal. Nandito tayo ngayon sa Juan, St. Catalina, no? Dito yan sa poblasyon Arayat, Pampanga. So ibablog natin yan for today, no? So aalamin natin yung mga history at yung kailan siya naitayo, no? At kung sino yung kauna-unang pare, no, na namahala dito sa church na to. Ayan. So very interesting and very educational na vlog ang ating content for today. So samahan niyo ako, no? Tuklasin natin ang kwento at history ng simbahang St. Catalina ng Arayat, Pampanga. So tara na. So yan, good morning mga kabakal, especially sa ating mga OFW, yung mga supporters diyan. So nandito tayo ngayon, no, sa loob ng Santa Catalina, no, church dito sa poblasyon Arayat, Pampanga. So meron sa ating mga ilang mga viewers na nagre-request. So ito na po, nandito na po tayo sa loob at pinagbigyan po tayo, no, ni Father na ma-i-vlog, no, may content itong church. So kumuha po tayo ng permit sa kanya para naman i-alam ni Father. So tunghayan po natin yung vlog na ito, no. So watch and learn. Good morning mga kabakal, nandito si, ano po pangalan niyo? Father Mark. I'm Father Mark Manabat, the present parish priest of St. Catherine. Ako po ay dumating dito sa parokya noong May 17, 2019. At marami po tayong nakitang kagandahan dito sa Arayat. Katulad na po ng history ng simbahan. Kung mapapansin po ninyo, ang sorry sa Pilipinas, ngayon ay pinagdiriwang natin yung 500 taong pagdating ng pananampalatayang Kristiyano dito sa ating bansa. At 70 taon makalipas na itinanim ang pananampalataya sa bansang Pilipinas, dito sa Arayat naman ay ipinunla, itinanim, at nagyabong ang pananampalatayang Katolika. Kaya kung mapapansin niyo yung history, kung March 21, 1521, no, ang
establishment ng parokya dito sa Arayat under the patronage of St. Catherine of Alexandria was on August 29, 1590. So ibig sabihin, magbibilang lang tayo, 70 years after na itinanim ang pananampalataya dito sa bansa, dumating na yung mga paring Kastila para ipunla ang pananampalataya dito sa ating bayan. At maganda rin po ang ibinunga ng pagtatanim ng pananampalataya sapagkat marami sa ating mga kababayan na sumasampalataya sa Diyos dahil na sa pananampalatayang ipinamana sa kanila. At ngayon po, dahil nagkaroon ng bagyo noong November 12, 2020, yung bagyong Ulysses, na-damage yung kampanaryo. Kaya ngayon, sinasaayos namin ang kampanaryo para sa ganoon lalo pang kumanda at lalo pang maging maigi ang paglilingkod sa ating mga kababayan. So, kayo po mga kababayan namin sa ibang bayan, sa ibang bansa, opo, alalahanin po ninyo, kasama kayo sa aming mga panalangin, naway kayo ay bigyan ng matagumpay na kinabukasan ng Panginoon at upang sa ganoon ang inyong mga pamilyang naiwan dito sa bayan ng Arayat ay matulungan pa ninyo at makagawa pa kayo ng kabutihan para sa ating mga kababayan dito sa Arayat. So, pagpalain kayo ng Pakinong Diyos at kamusta lang po sa inyo, mag-ingat po kayo lagi. Salamat po. So, yun po yung short na interview po natin kay Father. Thank you very much po at pinaunlakan niyo po kami sa umagang ito. So, we feel blessed, no? At yung mga taga-OFW na nakakamiss at namimiss yung lugar nila. Dito sila pinanganak sa Arayat. So, malaking bagay ito. At nai-shoutout pa kayo ni Father. So, marami po salamat sa inyo. Thank you very much. God bless you, Father, Son, Holy Spirit. God bless. Okay. Thank you. On August 29, 1590, the Augustinians were granted permission to establish a mission in Arayat, Pampanga by the Bishop of Manila, Father Domingo Salazar. In the same year, the first Augustinian mission in Arayat was founded by Father Juan de Valderrama. 1600, the parish of Arayat already existed, according to the one historian of the Augustinian Order of the Philippines, Elviro George Perez. Available document even showed that a certain Father Luis Contreras was the parish priest of Arayat until 1621. However, it requires further research work to determine whether or not the present church structure, the same as the one original built by Augustinians, and also it appears that the first baptism to be recorded at the parish was performed by Father Villalobos in Kabakal,
tutor ko kayo dito sa ano, dito sa Campana, no? So, first time, simulat malita ko, hindi pa ako nakakyat dito. So, may paintulot naman tayo ni Father, no? Nagpaalam tayo. So, sisilip tayo sa taas. So, yung tao lang dito, yung ano, tagapamahala, no? Yung maintenance. So, pinayagan din tayo. Para matanaw natin yung kabuuan ng ano, bayan ng Arayat. So, supposed to be, ginagawa pa, no? Under construction para lalong ano, tumibay. Ayan sila ko. Ayan, no? Mag-hike ako, ya. Ayan. Okay. Kahit pa paano panibagong ano naman, tour. Good morning po. Ito na ba yung tuktok? Hindi pa. Hindi tuktok. Hindi ba delikado doon? Hindi daw. So, ito. Okay naman daw na umakit doon. Hi kayo sa YouTube. JP Muscle, ha? Search niyo sa YouTube. Subscribe. Pag may load. Ito, nandito na tayo. Oh. Ayan ang ating bayang Arayat. No? So, kahit pa paano, unti-unting umuunlad, no? Yung ating bayang Arayat. So, shoutout sa mga OFW natin na matagal lang hindi nakakauwi, no? So, para sa inyo po ito. So, ayan po yung Campana na ilang years na, no? Na marami nang dinaanang mga history, no? Naging part na ng buhay ng mga Arayateños. So, ganoon din dito. Ayan. Ang laki, oh. So, ayan po yung ano, napakalaking Campana, no? Ayan pa yung isa, no, mga kamakan. So, ingat-ingat lang tayo, baka mahulog tayo. So, ayan. So, nakasulat dito is panong pa ng ano, mga Rodcente Jersey Espensa. Ayan. Espensa de Matlo. Yun. Ang salitang ano. Sinauna, hindi natin alam, no? Pero part pa rin yun ng ano, history ng Arayat. So anyway, dito magandang maghang. Ayan, no? Dito mo map, ano, yung kabuuan, no? Ayun. So ayan. So shoutout sa mga OFW dyan. So nandito na po tayo, no? Sa historical church, no? Sa Santa Catalina, dito sa poblasyon Arayat, Pampanga. We hope and we pray na ligtas po yung mga OFW na supporters natin. So, para sa inyo po ang content natin ito. So, bababa na tayo. So, bababa na tayo, mga kabakal. Please, pinayagan tayo na ano. Ma-i-vlog natin yung ano, simbahan natin sa Arayat. Kuya, thank you po. Salamat sa ano. Wala kayo sa shoutout sa mga kaibigan mo. Ayan, pababa na tayo, mga kabakal. Ingat-ingat lang, baka slide. So, ito po yung ano, lumang kampanero, no? Yung Campana. Siyempre lang naman natin na tuwing Pasko, New Year, maganda kami talaga yan tuwing simbang gabi. Yan po yung senyales na mag-start na yung simbang gabi. So maalala nyo na naman yung kaugalian, no, ng ating mga kababayan Pilipino. So nagka-COVID, no, nagka-pandemic, kaya medyo limitado lang yung paglabas-labas. Ayan. Thank you.
So ayan po mga kabakal, no, at inyong natunghayan yung kagandahan, no, ayan itong St. Catherine Parish Church that located here in Arayat, Pampanga, no, poblasyon Arayat, Pampanga. So shout out sa mga OFW na taga rito sa Pampanga at especially dito sa Arayat. So shout out din kay ano, Kamani. Shout out po Kamani. So ayan, no, ang ginawa natin kanina, pumasok tayo sa loob, no, pinakita ko yung kagandahan at kabanalan ng ano, ng figura dun sa loob. So iba yung pakiramdam mga kabakal pag nasa loob ka ng church. Talagang maramdaman mo yung Holy Spirit, no? Yung Holy Spirit ng Diyos sa loob. So iba yung ambience dun sa loob. And then in-interview din natin si Father Mark Manabat, no, the active priest ngayon sa St. Catherine Parish Church, no? Siya yung active, si Father Mark Manabat. So tapos noon, umakyat din tayo doon. Ayun, no, doon sa may kampana. So first time natin umakyat doon, so konting ingat, nag-ingat din tayo, baka matisod tayo. So yun yung pagkakataon ko na mahawakan yung kampana, kasi hindi po basta-basta yung kampanang yun, puno po ng history, no, mga sinauna pa. So hindi pa yan napapalitan. So punong-puno po yan ng mga kwento, no, mga nakaraan. So ganun man, shoutout sa mga OFW ulit, no. So ginawa po natin ang content na ito para maipasariwa, no, maipaalala yung mga nakaraan, yung ating mga nakaugalian. Siyempre tayong mga Pilipino ay hindi mawawala yung simbahan, no, yung mga lumang simbahan is part, no, yung mga Catholic Church is 100% part na ng ating buhay. So yung iba dyan na nabaptismuhan, no, nabinyagan, yung iba dyan na isang dibdib, no, dyan kinisal, misa dyan rin dinarawos yung misa, no, dyan din nagsisermon si, kung minsan nagsisermon din yung mga pare, no, mga aral. So ganun man, I hope na masaya kayo and I pray na malusog kayo dyan at ligtas kayong mga OFW at sa atin lahat mga Pilipino. So I hope na masaya kayo sa vlog natin for today. So sumayin nyo po ang pagpapala ng Diyos, no, at mag-ingat po tayo lagi. So huwag nyo kalimutan mag-view, mag-subscribe, mag-comment at mag-share sa ating YouTube channel. So yun lang po ang ating vlog for today. Ingat po tayo lagi at God bless.